Kabanata 16. Tarpaulin Bill. Hindi nagtagal natapos kumain ang grupo at agad na umalis sa restaurant. Sandra, kung nais mong pumunta sa pagdiriwang na gaganapin sa Elite Mountain, pwede kitang ipasundo sa inyong bahay. Nagsisilita si Bill habang naglalakad. Bill, maaring ikaw ay mauna na, sabay-sabay na kaming apat. Banggit ni Lily. Bakit, saan kayo pupunta? Tanong ni Bill. Sa katunayan, hindi pa kami nakapamili ng aming susuotin sa pagdiriwang. Natagalan kami sa pagkwekwento at pagliwanag ng bagay-bagay kay Sandra. Naisip namin na mamili muna bago umuwi at dito namang galing patungo sa pagdiriwang mamaya sa palasyo. Paliwanag ni Lily. Totoo na hindi sila nakapamili ng mga kasuotan. Alam din ni Bill na sobrang tagal mamili ng mga babae, kaya wala siyang kontra sa sinabi ni Lily. Sige, iiwan ko ang mga bodyguard upang masiguro ang inyong kaligtasan. Pauuna na kami ni Max. Pagsang-ayon ni Bill. Lumabas si Bill sa mall kasama si Max, ang apat na babae ay sumakay ng escalator upang pumunta sa women's section ng pamilihan. Ngunit naisip nilang magtungo sa men's section upang bilhan si Bill ng regalo. Hindi nagtagal nakapunta sila sa isang shop, hindi nila alam na shop na pinuntahan nila ay ang shop na pinamilihan ni Bill at Max. Pagpasok sa shop, ang mga sales lady ay nagpreprint ng isang malaking tarpaulin. Ang iba ay nakatitig sa kanilang cellphone. Hindi nila napansin ang apat na babae, tanging ang lalaking sales ang sumalubong sa grupo. Miss Drag, may problema po ba? Tanong ng lalaking sales. Wala naman, bakit parang abala ang mga kasama mo, anong meron? Tanong ni Sandra. Kilala ng mga tauhan ng mall ang may-ari ng mall, walang iba kundi si Sandra. Hindi lumalabas ng opisina sa taas ng mall si Sandra, kaya natural lamang sa lalaki ang pagkabigla at napatanong. Ah, ganito kasi yun, ma'am. May isang binata kanina na namili ng maraming damit dito. Halos lahat po ng mga kababaihan ay naakit niya. Ngunit isa siyang mangmang. Akalain ba ninyo na hindi niya alam na may kwarto ang shop upang doon magsukat? Bigla siyang naghubad ng kanyang pangitaas. Sa tingin ko, nagyayabang lamang ang binata na iyon. Gusto lang niya na ipakita ang kanyang katawan sa mga kababaihan dito. Ayun na nga, mukhang nagtagumpay siya. Kwento ng lalaking sales. Hindi alam ng lalaki na ang apat na babaeng kausap niya ay ang fiancé ng lalaki na tinatawag niyang mangmang. At hindi din alam ng apat na ang tinukoy ng lalaki na mangmang ay ang kanilang mapapang asawa na si Bill. Kung malalaman nila ito, malamang na mabubura itong lalaki sa mundong ibabaw. Narinig nilang apat ang kwento ng lalaki at hindi nila mapigilan na maging curious. Ganun ba talaga kagwapo ang binata na iyon? At kaya niyang mangakit sa pamamagitan lamang ng kanyang mukha at katawan. Salita ni Sandra habang halata sa ekspresyon niya na maging siya ay nais malaman kung sino ang binatang yon. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na itanong ang iba pang detalye. Andoon sila upang maghanap ng pwedeng iregalo kay Bill at wala silang oras para sa iba. Agad na namili ang tatlo ng mga underwear, t-shirt, short maging pantalon, si Sandra ay namili ng pabango at necktie. Hindi nagtagal lumabas ang manager ng shop dahil napag-alaman niya na andoon ang kanilang boss. Mimi Sandra, magandang hapon, kinagagalak kong makita kayo. Masaya akong napili ninyo ang aming shop upang pamilihan. Nanginginig at pautol-utol na banggit ng manager. Narinig ng mga sales lady ang lahat at agad silang tumingin kay Sandra na may suot na fitted violet dress na may white pointed shoes na mahabang takong. Habang ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang kamay ay nakakross sa kanyang dibdib. Magandang hapon, Miss Sandra Drag. Sabay-sabay na pagbati ng mga sales lady habang bahagyang nakayuko. Magandang hapon din, sino ang nakatalaga dito? Maaari ka bang malaman kung ano ang angkop na pabango para sa lalaki? Tanong ni Sandra. Lumapit agad ang manager at ang iba pang sales lady. Habang sina Lily, Candy at Dina ay tapos na mamili ng kanilang regalo kay Bill. Tumungo sila sa pwesto ni Sandra upang antayin siya mamili ng re-regalo kay Bill. Ma'am, para sa anong okasyon po ba ang regalo? At anong edad po ang pagbibigyan ninyo? Tanong ng manager kay Sandra. Big event. 17 taon gulang na. Sagot ni Sandra. Si Sandra ay 24 anyos na.
Inisip ng manager na ito ay para sa kapatid o pinsan na nakababata. Ah, okay po ma'am kung gayon ito ang sikat na pabango para sa ganong edad. Ito po ma'am. Iniabot ng manager ang isang bote ng pabango at sabay nito pinisil ni Sandra ang uluhan ng bote upang lumabas ang katas mula sa bote saka ito inamoy ni Sandra. Napakabango nga nito. Sige bigyan mo ko ng isang kahon na ganito. Saka ibalot ng maganda. Nais ko din sanang magdagdag pa ng ilang mga bagay may naiisip ka ba? Mas mahal mas mabuti. Banggit ni Sandra. Naku ma'am bakit hindi ninyo subukan ang pinakabagong naming sponsor ito ay isang motorsiklo. Mangkahi ng manager. Motorsiklo sa shop na ito. Hindi ba mga pangkasuotan lang kayo? Bakit may motorsiklo kayong binibenta? Tanong ni Sandra. Sa totoo lang ma'am kakapasa lang ng aming boss sa tanggapan ninyo upang ma-aprobehan ang pagbebenta ng motor. Hindi pa ito nilalabas sa aming shop hanggang hindi ninyo na-aprobehan. Kung interesado kayo gusto ba ninyo makita? Dagdag ng manager. O sige maaari kong tignan. Sabi ni Sandra. Okay ma'am nasa katabing kwarto lamang siya ma'am. Naglakad palabas ang manager papunta sa isang kwarto na bakante katabi lamang ng shop. Nagbuksan ang salamin na pinto tumambad sa kanila ang naggagandahang motor mga Astrid na motor iba't ibang kulay at disenyo. Nakita ko napakaganda nga ng mga motor na ito. Iniisip ni Sandra at ng iba pa si Bill habang nakasakay sa bawat motor. Bibili ako ng isa ika ni Sandra. Ako din bibili ako ng isa. Sinunda ni Lily. Yeah, me too. Ayon kay Candy. Ako din gusto kong bumili ng isa. Pagsang-ayon ni Dina. Nagulat ang manager sa sinabi ng apat inaasahan niyang bibili si Sandra ngunit hindi niya inaasahan na maging ang tatlong babae na kasunod nila ay bibili rin. Naku napakaswerte ng araw ko ngayon. Iniisip ng manager. Malamang na matuwa ang manager sapagkat pag siya ay nakabenta makakatanggap siya ng $2,000 kada isa kung apat na motor ang bebenta kikita siya ng apat na beses na komisyon. Napakaswerte ng pagreregaluhan ninyo. Malamang na matuwa ang inyong mga kapatid o nakababatang pinsan o kahit pa kaibigan. Masayang sinabi ng manager. Anong pinagsasabi mo bibigay namin to sa aming fiancé? Tugon ni Candy. Pasensya na mali ako ng hula. Kung gayon sigurado akong matutuwa ang inyong fiancé sa regalo na ito. Tugon ng manager habang siya ay nakangiti. Mangyari ay pumili ng motor at agad-agad naming ipapadala ito sa inyong lugar kinabukasan. Bukas pa. Kailangan namin ngayon din. Ngayon ang pagdiriwang masyadong huli ang bukas para sa okasyon ngayon. Ayon kay Candy. Natigilan ang manager saglit saka nagtanong. Ngayon po. Pero kailangan pang ayusin ang papeles at ihanda ang mga motor na nasa kabilang nayon. Sabi ng manager. Bakit nasa kabilang nayon hindi ba available ang mga motor na ito? Tanong ni Sandra. Ma'am pagpasensyahan na ninyo ang mga motor na ito ay sadyang pang display lamang walang anuman ang mga piyesa nito. Hindi aandar kahit anong gawin. Dagdag ng manager. Naiintindihan ko. Kung mapapadala mo ngayon ang motor sa lugar na pagdadausan ng pagdiriwang bibilhin namin. Ngunit kung bukas o mas matagal pa huwag ka nang mag-abala. Utos ni Sandra sabay labas silang apat pabalik sa unahang shop upang bayaran ang kanika nilang binili. Pagbalik nila, saktong paglabas ng mga sales lady sa shop at nagmamadaling kinabit ang apat na tarpaulin sa mga dingding na salamin sa shop. Nasa loob na ang apat kasama ang manager na tumatawag sa cellphone. Kausap ang dealer ng motor. Hindi nila nakita kung ano ang kinabit ng mga sales lady at wala silang paki. Tapos na ba ibalot ang mga pinamili namin? Babayaran ko na lahat. Ika ni Sandra. Tapos na po ma'am. Iniabot ng sales lady ang kanilang mga binalot na regalo. Tinatawag ni Lily ang mga bodyguards na nag-aabang sa labas ng mall upang dalhin ang maraming regalo. Ma'am pumayag ang dealer mapapadala daw nila ang mga nasabing motor sa oras na alas 7 ngayong gabi. Tuwang-tuwa na ibinalita ng manager sa apat. Magaling kung gayon babayaran ko na din ang mga motor. Ayon kay Sandra. Up Sandra mukhang nakakalimutan mo na kasama mo kami. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang magbayad ng lahat. Ika ni Lily. Kaya nga Sandra hindi mo kami kailangan ilibri Sandra.
Nakangiting sinabi ni Candy. Ako ang magbabayad kung okay lang. Sabi ni Dina. Dina, hindi. Ako ang magbabayad. Tutol ni Candy. Manahimik kayo, ako ang mas matanda kaya ako ang magbabayad. Sigaw ni Lily. Ang ganitong sitwasyon ay nakakatuwa para sa mga tauhan ng shop. Madalas nilang nasasaksihan ang mga customer na nagtuturuan kung sino ang dapat magbayad, ngunit ngayon ay baliktad ang sitwasyon, nagtatalo ang apat para sa pag-angkin ng bayad. Ganito na lang. Bakit hindi natin tignan ang pinamili natin na una at kung sino ang pinakamababa ang presyo ng pinamili, siya ang magbabayad? Confident na sinabi ni Lily. Pumapayag ako, sagot ni Dina. Ako hindi. Ate, nakita mo naman ang pinamili ko, masyadong marami, paano ko mananalo? Iniisahan mo ba ang nakababata mong kapatid? Ham. Tugon ni Candy habang siya ay nakacross na kamay sa kanyang hinaharap. Kasalanan mo iyon kasi nagmamadali kang bumili ng kung ano-ano. Hindi mo nakita na mangyayari ito. Unahan ni Lily. O sige, susuko na ko ngayon pero sa susunod na lalabas tayo, ako naman ang manlilibre. Huwag aangal kundi magtatampo ako sa inyo. Banggit ni Candy habang ang kanyang mukha ay halata ang pagkabigo. Kung ganun, dalawa na lang kami ni Dina ang maglalaban sa karapatan. Malamang mataas din ang napamili ni Sandra ang pabango na iyon ay nagkakahalaga ng $500 at bumili siya ng isang kahon. Kaya mataas na iyon. Alam ko, sumusuko na din ako. Ika ni Sandra. Okay kung ganun, kayong dalawa ang tumingin sa resibo at tignan ang aming total bill. Utos ni Lily. Agad namang tinignan ni Sandra at Candy ang resibo. Napatingin sila sa item at presyo. Ngunit hindi sila nagulat sa presyo, may nakita sila na nagpapangit ng kanilang mukha. Ano na ang kinalabasan? Tanong ni Lily. Ikaw ang nanalo, nagkakahalaga sa'yo ng $1,500. Ang kay Dina ay $2,000. Banggit ni Candy. Yes, panalo ako. Sigaw ni Lily. Teka, bakit ganyan ang mukha ninyo? Tumingin lamang si Sandra at Candy kay Dina na may masamang titig. Dina, anong gusto mo palabas sin sa pagbili ng item na ito, sinusubukan mo bang lumamang? Tanong ni Candy. Hindi alam ni Lily ang tinutukoy ni Candy kaya madali siyang pumunta sa tabi nila Candy at Sandra. Tinuro nila ang binili ni Dina. Couple shirt and pants. Maging panloob na damit saka mga salawal ay couple. Iniisip nila na malaking lamang ang hakbang ni Dina. Isipin lamang na magkaparehas na nakasuot si Bill at Dina ng parehas na damit at short ay nakakagalit na para sa kanila, paano pa kaya kung parehas din sila ng mga salawal. Manager, bakit may ganito kayong binibenta? Saan makikita ang mga ito? Tanong ni Lily. Ma'am, yung item na iyan ay pang newlywed couple. Nag-iisa lamang yan. Tugo ng manager. Newlywed. Nang marinig ng tatlo ang sinabi ng manager, mas lalong pumangit ang kanilang mukha. Selos na selos sila sa napili na regalo ni Dina, kahit ano pang malaking regalo hindi mananalo sa regalo ni Dina. Kahit OE ang kanilang reaksyon, para talaga sa kanila ang ganong moves ay kagalit-galit. Hindi pa sila umibig kahit kanino, ito ang unang pagkakataon kaya't hindi talaga nila alam ang tamang i-react. Para sa kanila kung ano ang maramdaman nila, iyon ang sasabihin nila. Okay, sabihin mo sa gumawa noon na gumawa ng iba pa na parehas ng item na iyon at bibilhin ko ng doble. Sigaw ni Candy. Tama, ako din ay bibili ng parehas. Maging ako din. Pagsabi ng tatlo, agad na nataranta ang manager at hindi mapigilan na mag-isip. These rich ladies are weird. Hindi ko maintindihan ang nais nila. Okay ma'am, ngunit hindi ito mapadadala ngayon sapagkat ang gumawa nito ay taga-ibang bansa. Paliwanag ng manager. Walang problema, basta magkaparehas, hindi importante kung ngayon, bukas o isang linggo man. Pagliwanag ng tatlo. Naglakad si Lily na nakasimanggot saka inabot ang card upang bayaran ang mga motor. Natapos bayaran, agad na naglakad ang apat palabas ng shop. Si Dina ay di mapigilan na mapangiti. Ngunit nung lumabas sila, narinig nila ang usapan ng mga babae. Bagong model ba to? Sobrang gwapo at kaakit-akit. Hindi lang yun, napakabuti pa niya. May girlfriend na ba siya? May number ba kayo ng lalaking yan? Meron, binigay sa isa sa amin ang kanyang number.
Usap-usapan ng mga babaeng nakatingin sa mga tarpaulin. Nang iyanggat ng apat ang kanilang mata, nakita nila ang larawan ng lalaki. Ang kanilang mata ay halos lumuwa. Nagmamadaling tumakbo sa gitnang larawan at tinitigan ng mabuti. At napagtatanto nila na ito nga si Bill. Ang mga larawan ni Bill ang nakalagay sa tarpaulin. Ang main picture ay ang Bill na naghubad ng kanyang pangitaas na damit at kuhang-kuha ang kanyang katawan habang ang kanyang mukha ay pang-model talaga ang anggulo. Ang iba pang picture ay ang mga sinukat ni Bill na suit. What the hell? Anong ginagawa nito dito? Sigaw na malakas ni Candy habang ang mga kababaihan na nakatingin din sa tarpaulin ay hindi maiwasan na ibaling ang kanilang tingin kay Candy na nakasalamin na malabo at kinukuskos ang mata. Please kilala ninyo siya. Maaari ka bang malaman ang kanyang number? Tanong ng babaeng balingkinitan at may mga mahahabang binti. Ang kanyang mukha ay tila isang foreigner na may dimple sa magkabilang pisngi. Narinig ng apat ang sinabi ng babae, hindi nila maiwasan na magalit. Tanggalin ang tarpaulin na iyan, sigaw ni Sandra. Nakita nila si Sandra na namumula ang mukha habang tinuturo ang tarpaulin ni Bill. Miss Drag. Napag-alaman namin na kaibigan ninyo ang binata na ito, sinabi niya sa amin na magkaibigan kayo. Sabi ng isang sales lady. Anong kaibigan, fiancé namin siya? Sinong nagpahintulot na ilagay ang kanyang picture sa shop ninyo? Sigaw ni Sandra. Namin. Ang lahat ay nakatingin sa grupo ni Sandra at hindi mapigilan na magtaka sa sinabi nito. Ma'am, may pahintulot kami kay Sir Guapo. At binigyan pa niya kami ng pahintulot para kumuha ng litrato kasama siya. Mahina kong bigkas ng manager. Walang masamang ibig sabihin ng manager, ngunit para sa apat talagang nakakagigil ito. Hindi pa sila nakakuha ng litrato kasama si Bill. Paano sila hindi magagalit? Sa kanya meron, paano sa mga fiancé niya? Tanggalin ninyo o kayo ang tatanggalan ko. Malakas na utos ni Sandra. Kagaya ng iniisip ni Sandra, ang picture ni Bill ay makakahakot ng atensyon. Ayun na nga, hindi lang atensyon ang nakuha ni Bill, maging ang ibang babae ay nagkakandara pa makuha ang kanyang numero. Sino ba naman ang gusto magkaroon ng mga karibal? Ang isa ay sobra na, paano pa kaya ang apat? Isang desisyon lang ang kanilang ginawa dahil sa pagmamahal nila kay Bill. Ganon din ang iniisip ng iba pang fiancé ni Bill. Lalo na ang pinakadaring na tarpaulin ay nais nilang ipaalis. Kung ganon, bibilhin ko na lang ang mga tarpaulin na iyan. Sigaw ng babaeng nagtanong ng number ni Bill kay Candy. Ang pangalan ng babae ay Vivi De Marquez. Isang CEO ng kumpanyang namamayagpag sa Timog. Ang De Marquez Group of Companies ang nangunguna pagdating sa paggawa ng makabagong armas. Binubuo ito ng iba pang malalaking negosyante sa Timog. Anong sabi mo? Bakit mo bibilhin ang litrato? Masyado ka ding makulit, babae, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Fiancé namin ang nasa tarpaulin na iyan. Wala ka bang hiya? Galit na sigaw ni Sandra kay Vivi. So, nais ko lang bilhin ang tarpaulin, masyado bang big deal sa inyo yon? Narinig kong may abiso sa may-ari ng litrato ang shop na ito, kaya kahit totoo man ang sinabi mo, wala kang karapatan na ipatanggal ang tarpaulin na ito. Anong wala? Ako ang may-ari ng mall na ito, sa tingin mo wala akong karapatan? Totoo ang sinabi ni Vivi tungkol sa pagkontra na tanggalin ang tarpaulin ni Bill. Kung ganun, bibilhin ko ang lahat ng tarpaulin, $1 million, ano, lulubayan mo na ba? Sigaw ni Lily. Halos mabingi ang ibang mga nanonood sa Comos iyon. Ano, 1 million? Ganto ba sila kay Omen para lang sa tarpaulin na nagkakahalaga lang $20, handa silang bilhin ng 1 million? Bigkas ng manager na nakatayo sa harap. Kinapaka-cheap. Bibilhin ko ang tarpaulin sa halagang $10 million. Sigaw ni Vivi. Hindi na nakapaniwala ang lahat. 1 million ay napakalaki na, ngunit para sa $10 million. Mas mahal pa ito sa kanilang shop. 20 million titigil ka na ba? Sigaw ni Sandra. Biglang bumuho ang mga taong andoon. 20 million para sa tarpaulin. Tila naging subasta ang nangyari para sa tarpaulin ni Bill. Ngunit buti na lang may pumagit ng boses sa lahat. Pasensya na po, maaari po ba akong magsalita? Isang lalaki ang dumating, ito ay si Pete, ang isa sa mayordomo ng Elite Mountain Palace.
Si Pete ay kasama ni Max kanina upang maging suporta kay Bill kasama ang marami pang tauhan ng elite. "Pete, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Dina. "Paumanhin mga binibini, ngunit hiniling ng Panginoon na manatili ako upang gabayan kayo pabalik. Nang tumawag kayo para ipakuha ang mga regalo, ako ay nagkusang tumulong. Saka ko nakita ang kaguluhan. Alam na din ng Panginoon ang nangyayari sa katunayan, nanonood siya." Paliwanag ni Pete. "Kaasan si Bill, ang akala ko nauna na siya?" tanong ni Candy. Tinituro lamang ni Pete ang kanyang hawak na mobile phone saka nakita ng lahat si Bill na nakaupo sa isang sasakyan. "Ano bang pinagtatalunan ninyo? Para sa tarpaulin, pumayag ako na gawin ito. Hindi ko alam na magdudulot ito ng bulo. Kaya kung maaari, hayaan na ninyo. Pakisabi sa manager na hanggang isang buwan lang nila pwedeng gamitin. Bilang pakonsuelo sa nangyari, hayaan na ninyo sa loob ng isang buwan." Salita ni Bill habang nasa kabilang linya. Walang magawa ang lahat kundi sundin ang utos ni Bill. Unang-una, hindi binayaran si Bill para sa tarpaulin kaya hindi na sa kanila ang desisyon. At pumayag din si Bill sa paglagay sa kanya bilang isang modelo sa loob ng isang buwan. "Naiintindihan ko, malinaw na isang buwan lamang." Tumitig sa nakatayong manager si Sandra. "Opo, ma'am, masusunod." Sigaw na takot ng manager. Pinatay ni Bill ang telepono saka nagsalita ulit si Pete. "Mga binibini, kung nais ninyong humingi ng litrato ng Panginoon, mangyari na gawin at ito ay libre. Ngunit kung maaari, huwag ninyo itong ipakalat. Ang aking Panginoon ay mabait at ayaw niyang magulo ang kanyang buhay. Bilang ganti sa Panginoon, sana ay gawin ang kanyang hiling bilang konsiderasyon." Pagtapos magsalita ng napakagalang at mahinahon ni Pete, siya ay yumuko upang magpasalamat sa lahat. Ang lahat ay nagmadaling pumasok sa shop saka pumila upang manghingi ng litrato. Ginamit din ang litrato upang ma-promote sa kababaihan ang mga item na panglalaki. Kaya't nagsanhi ito ng halos pagkaubos ng kanilang binibenta. Ang apat ay umalis ng may nakasimanggot na mukha. Hindi nila alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Bill. Kung bakit siya pumayag na ganon. Ang akala ko ba nais niyang panatilihin na nakatago ang kanyang estado? Malakas na salita ni Candy habang ito ay naglalakad kasama ang grupo. "Mawalang-galang na po mga binibini, ngunit sa tingin ko walang masamang naisip ang Panginoon. Hindi talaga siya aware sa kanyang itsura ngayon. Siya ay madalas na kutsain at hamakin. Kaya sa tingin ko ang kanyang aksyon ay based lamang sa kabaitan. Kung iisipin, hindi nagalit ang Panginoon sa ginawa ni binibining Candy. Sa halip ay pumayag pa siya sa inyong mga kahilingan at kahit saan ay hindi siya tumanggi." Paliwanag ni Pete. Isaalang-alang ang kanyang desisyon bilang isang mabuting tao at hindi dahil nais niyang magpasikat.